Isang silver medal pa ang iniambag ng Philippine Para Badminton Team bago magtapos ang 2022 ASEAN Para Games. Yan ang pinakauna nilang medalya sa kasaysayan ng Differently Abled Sports Fest. Ang detalye ay hatid ni Kay Asuncion. Bumuhos ang emosyon ng Philippine Para Badminton Team nang makamit dito ang kauna-unahang medalya sa ASEAN Para Games. Nagmula ito sa 46-year-old pioneer para athlete na si Enano Lita Paz nang talunin sa loob ng two sets si Leti Tu Hien ng Vietnam, 21-12, 21-12, sa Women's Single Wheelchair Class 2 event. Itinanghal namang kampiyon sa kanilang dibisyon ng wheelchair Paralympian na si Amnui Wet Witan ng Thailand. Ayon kay Coach Mary Grace Ladlad, sulit ang lahat ng kanilang pinagdaanan para makamit ang inaasam na medalya. Nung nakita ko na yung score nung first game, di pa ako masyado kampante. Nung second game, nung umabot na siya ng 18-19, alam ko mananalo na kami. So, sabi ko, hindi ko inisip na sisigaw ako. Hindi ko sinadya yun. Talagang sinigaw ko lahat ng talo ko rito. Doon ko na po, sobrang tuwa, saya. Tapos, nahulog pa yan siya nung kagahapon, na emergency pa po yan. So, kumbaga yung lahat ng worries na yun, yung burden, nalabas po ngayon. Sobrang saya. Sinong hindi magsasaya? First time in history po. Nagkaroon kami ng medalya. Ang hingi namin, bronze lang. Binigay sa amin yung silver. Dagdag pa nila, dito na rin ang pinakamatagal na kampanya nila sa Biennial Differently Abled Athletes Meet. Sabi namin sa atleta, huwag na niyang paabutin ang 2 digits ng malapit sa score. Para sure tayo sa silver. Kasi, Ma'am Kay, ano siya, round robin finals. Mahaba yung laban since July 31, nag-start na itong grupo na to, ngayon natapos. So, first time din na ang para badminton umabot ng ganito katagal. Dati, laglag lang kami, up to 3 days lang kami. Dahil dito, hindi na makapaghintay si Naladlad at ang koponan na muling bumalik sa bansa at dala ang pinakauna nilang medalya. Ang sa amin dati, pinangarap lang namin makaroon ng bouquet eh. Pagbaba ng airport, meron kaming bouquet. Samantala, pinuli ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambo Tolentino ang pambihirang performance ng differently abled athletes na sa kabila ng mahigit 2 taong pagkakabakante mula sa foreign events ay nagawa pa rin nilang makapaghanda ng mabuti sa Biennial Sports Fest. Kay Asuncion, PTV Sports.